¿Cómo te van a un marido? Será una vulva. Ok, so, pagka yung halimbawa ay maging sunin ka ng oras? Depende po sa or, sa pag may pasok po ano, mga 5 po ng umaga. Umaga po? Isang beses ba lang yun? Isang beses lang po. Sa umaga, tapos sa gabi po, ano, kapag pagdating po, ay bago kumain, ganun, tapos pagkatapos ng 30 minutes, bago yung kumain. Pauwi mo? Hindi po, kasi hapon po umuwi yan, ba yung mga gabi na po yun. Oo, oh, oo. Oh. Hindi, pagkabi, ano yung 30 minutes? Before or after meal? Before po. Dito tayo sa day pala, isa sa umaga, ano? Sa gabi. Ano pinag-iisod eh? Kailangan pang wala naman dyan, o ano? Kailangan po para ano? Kailangan gutom. Para malam, para ano? Para po ba yung tumalab yung gabi? Makakaranas ka ba nung hypoglycemia at saka hyper? Ano ba yung, ano ba yung mataas? Hyper, ano? Yung tumataas ang duwa, hyper, yung hyper yung ano. Anong naranasan mo doon sa dalawang yun? Hypoglycemia. Yung pababa? Aba. Pagka mababa, nailo ka, nalabot ka. Nanginginig po. Nanginginig, ano yung gagawa mo? Nalamit pa lang naranasan. Ano, kumakain ko ng matamis. Nani, yun, nani. Matamis, nani. Matamis na nani. Ikaw lang, nani. Ang hani nga, ikaw laban ng diabetes yun ah. Provide honey naman po. Oo nga, nga. Ano, ang ibig sabihin sa kalaban diabetes, yun po, yun ang panlaban mo sa ano, sa diabetes, yung diabetes. Ito kung mababa, nagpapababa yung honey, nagpapababa yun ako, tatanay ko nga kay Dr. Lunes. Nagpapababa kasi yung honey, provide honey, ng ano, blood sugar. Di ba? Opo. Eh, ito naman, pagka na hypoglycemia ka, di ba mababang blood sugar mo? Eh, kung yun ang iinumin mo, lalo lang mababa, di kaya? Hindi naman pa. Nagkikilang po. Oo nga. Nakagaling na, nakagaling ano? Opo. Tatanay ko kay Tokma pala yan. Sa Lunes, tatanay mo nga siya. Sulat ko. Una ikaw. Tinanong ba kung nakakaramdam ka naman ng hyper? Ito mataas naman. Ang dugo, nakaramdam ko naman? Opo. Anong nararamdaman mo? Hindi, ano po, yung... Nailulit? Matalabo ng matalabo. Ano ginagawa mo pagkakaroon? Iinom pa ng honey. Ay, yun. Pwede ni honey. Saka exercise. Oo. Oh. Alam niyo ito sa honey, sinasabi ng Dr. Romina Baro, honey, the most reliable sa tingin ko, alam kung bakit. Yung primero yung introduce niya, sinasabi niya sa akin ngayon, hindi ko ginagawa. Bata mo, naibiyo na kasi ako doon sa salitang matamis. Basta matamis, ayaw ko. Ang problema nga nun, nakakatawa ng kami eh. Sobra ang pag, ano ko sa sarili ko. Sobrang pag-dejet ako sa sarili ko. Alam ako sakit ng diabetes. Pag inupa ako na saksak yung aking daliri, ba, 100? Ha? Baka ka naka-depression na rito. Tapos, 98. Teka mo na, sandali lang, kakain ako ng halo-halo para tumakas ito. Teka, mabira. Mabuti na nga ang damit, nandiyan ka na nga. Teka, hindi ba ako pwede kumain halo-halo? Pwede!
pero nakakain naman isang tabo, no? Hindi mo pinabawal yung iba, di ba? Basta minimal lang. Okay? Ako, iba nang yan ang dieta ko eh. Pag sinabi sa akin, ayaw manawa ng nice stroke ako. Pag sinabi sa akin ng low fat, low salt, kung ginagawa ko din eh, no fat, no salt. Tempo pa. Oo, yun. Babay-bay ako. Pati si Dr. Navarro. Nasalita si Dr. Navarro, ha? Mag-aalim na po ako ng interview yan. Hindi ko pinaniniwala. Tatakot ako. Yung best friend ako nga, tinanong yun. Tinanong ko. Ganun. Yung mo sinasabi ni Dr. Robby Navarro dyan eh. Ano yun? Ano yun? May RCP pa siya. Meron pa siyang bulalo. Meron pati itlog. Iyak! Karo nga yan, no? Miyak pa yan, no? Iyak! Katapos yan, hani-hani pa. Sa mong upunin, iupo ng dami. Peking hani ngayon. Pero ano, ikaw ba'y ginagawa mo ba yun? Sabi ko, hindi. Hindi. Bakit? No. Eh, tinitinan mo kung meron masasabi. Ba't ano ba problema mo? Yung asawa ko eh. Sino? Si Conrad. Eh, kaswelo ko yung si Conrad. Noong high school. Aba na po. Sabi ni Conrad eh, nakita ko si Conrad. Mga ganyan, no? Oh, alam mo, publish. Thanks to ako, tagal ko na. Pisong taon na ako kayo. Kaya pala pag nililigyan tayo, wala ka. Eh, umaigi ako. Eh, hindi ako nga. Normal yung hanggang ko, yung ano naman eh. Eh, tayo mo eh, nakakawa naman ito. Ha? Sabi normal. Eh, ito ako. Yung ano sabi sa akin kung niyagam. Eh, kung si Dr. Lalo, hindi nga gamit siya. Sabi ni Dr. Bulalo eh, ba? Hindi, basta dahil mo ako doon. Dali mo na ako doon, patay na akong patay. Patakot-takot na ito, hinilang ko dito. Gamot, hindi ako matay, hindi ito. Mamatay na ako dito sa gamot. Yung tatanda ko, patay na akong patay. Yung nakasobo ko, tinawag ko si Jeff. Pinento ko, ganun. Jeff, ito atin lang ito. Kasi hindi makapasok si Dr. Navarro dito kung hindi gawa ni Jeff. Awa na just at yung buwan niya ako pinakausapan. Dahil walang tumanggap ito sa iyo ano eh. Natagpuntangis na sila, sabihin eh. Ano bang produkto niya? Wala akong product ko. Ayun o yung advocacy. Ano lang, educational gano'n para sa himpapob eh. Ha? O eh, ano ba yung ano niyan? Eh ano, yung kakain itlog. Yung gulang. Naku eh! Wala na. Saan ito hanggap? Sa akin eh, ngayon sabi, huwag mo na tuloy. Huwag mo tuloy. Ako'y busy. Tatlong buwan yun. Nagtagal ako. Ngayon nung unang ipo ko eh, sabi, bahala na ito. Ha? Pabukas lang ako nakita, itanggal lang ako ito. Sasaluhin mo. Di ba? Sagot kita na yan. Para malaman natin na hindi naman masama ito. Eh nga, hindi lagi namin, okay, nakaanip. Kung ginawa ko, ingat na ingat sa akin, puro ko tanong. Tanong lang. Oo, oh, kinakailangan namin ng mga itlog. Hmm? Ilang itlog? Sampo. Ilang bang sampo hanggang labing dalawin sa loob ng isang taong? Bahilis, isang araw yun. Okay. Oh, pagkatapos, alam mo, baloy yun sa mga may, ano, oh, may high blood, may ano, gano'n. Kaya kinakala ko may nang bulan. Ang pagpataas na nang bulan. Sabi mo, ano ba yun? Maniwala ka? Pag-uwi ko, hindi ako matulog. Hindi ko alam, papasok pa ako. Pinabok ako. Pabag-ring ang telepono. Hoy! Huwag ka nang masok! Execute. Hindi, gano'n mangyari. Eh, napanggit na ni, ano na, pasay na kong matay. Contract. O, yun. Pamagitan ni Jeff,
Iwan naman para doon. Naglinik agad sa kanyang bla 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 bla. Bakit? Kasama-sama ko na. May motosiklo pa nga, may bisikleta pa nga. Bakas na. Yung istorya, no? Kaya, ako naman kasi naranasa ko rin yun. Pero ako, na-istorya ko, hindi naman katulad ng hindi naman ako ganun. Di ba? Tinito. Di ba pangit yung tina ko, no? Ha? O ngayon, gumaling ako. Dok, malalo! Malalo ka ngayon, Dok! Malalo! Di ba nga? Kung ano yung maestro ko ako, ganyan ang lalo ko. Eh, dumating si Bulalo, o ngayon. Ayos. Balingan natin yung diabetes mo. Anong blood sugar mo ngayon? 100. 104? Ano mo, dahil pa rito yung... Dahil pa rito yung... Walang diabetes. Kami nakain ng kanina, disasensyo na sinabi. Tumas mo rato. Ito mga kasama ko, sipin ba lang nito, may diabetes and dyan, mga professional kasama ko. Ayan, kumain na rin na sa Rotary Club eh. Pinipili yan. Kaya malakot ang loob ko naman kasi ayun mo, mga deputies na nga eh, si Dr. Vincent Santos, nasa TV nga sa base din. Sabi ko yan, yung mga iba kasama ko, napit, Dok, pwede ba akong may lang, ano ba ang blood sugar mo? Kanina. Blood sugar na meron eh. Glucometer. Oo. Ano bang kuhin mo? Dok, 126 ako eh. Ano yun, sir? Ay, ano? Pineapple with gelatin. Pineapple with gelatin. Ano? Sige, parati lang. Ganun, ganun, ganun. Di yung iba, ganun, ganun, ganun. Lapit ako. Vincent. Ako, di ba ako pwede mo i-set? Naku eh, ikaw lang. Kumain ka! Hindi ka naman tatanda kung ano yung ano ko, kung ano yung blood sugar ko. Naku naman, ngayon lang yan eh. Bukas, iba naman yan. Kasi nga, wala ko na yung diabetes. Pero iniingatan ko. Ingatan ko. Yung 1-0-9, okay. Yung mga 120 nga. Yung mga 120 may diabetes. Pinakamababa na sa kanila. Piyes ng takila na sa kanila. May kasama ako kanina nga eh. O ano ka? Ay, mababa ngayon ako. Ano? 170 lang ako ngayon. Nakangiti ko yun. Oo. Mababa ba yan? Oo, mababa. 150. Siyempre, nakakain ako ng ano yun eh. Mababa na 150. 150 mo? 140, 150. Okay lang sa kanila. Eh, may diabetes pa. Ano na, may gamot eh. Para ka, di ba? Wala na naman akong gamot. Ay, yun, baka yun ang dahilan. Hindi ako nagagamot. Hindi naman ako nagagamot. Dahil ako nagagamotin. Basta, yan. Sa pagkain. Ikaw, Raymond, ba? Sa pagkain mo, ano? Medyo kwan, medyo pili-pili mo na rin. Yung ano po? Opo, yung pag niyaya po sa labas. Sabi ko, huwag yan, hindi pwede sa akin yan eh. Kain ako nung ano, nung gusto yung pwede sa akin. Pama, huwag ka makapay ang tumanggi doon. Dahil kasi, may trace ka nung pangyayari, di ba? Okay. Eh sila wala eh, sige-sige lang sige. Di ba? Huwag may kaya yun, baka katawan mo yan eh. Kasi, ang mga pagkain na yun, eh aminin natin, yung tingnan naman gulay, may chemicals eh, di ba? Oh, sarap-sarap ng gulay. Tapos eh, yung chemicals na yung gulay, parang dumami agad, spray dito, spray doon. Prutas, ganun din. Lahat ng bagay meron eh. Di ba? Okay. Tapos eh, sa mga, ano, nabanggit pa sa ruminants, totoo yun eh. Yung mga baka, yung ano, yung mga ganun. Ang karning yung ganun. Pero, iwasan mo yung bago.
Hindi po ako kumakain ng baboy. Kasi, ako nga, tatakay. Sabi ko, sabi lang ni Iyak, bawal ang baboy. Ano ba? Nilihim ko siya. Dok, gusto ko malaman, medicinally speaking, hindi yan basta yung baboy yung masama. Bakit? Ba't masama? Oh, hindi bali. Eh kasi, pinakilang. Kung di ako magiging makulit, hindi ako makakuha ng balita. Ganito yan. Yan. Ito kami yung pinakita sa akin. So, hindi ko naintindihan yung mga terminoy sa mga anong doktor. Alam ko yan. Kaya kung binigyan kita ng background, tapos paliliwan ko sa iyo. Yung palang mantika ng baboy, ang napakasama doon. Doon sa mantikaw yun. Anong masama sa mantikaw yun? Kahit kung ilang beses na mani ang mantikaw yun, saka pagpapit, yun ang napakasama ng fans. Eh, kung ihawin yan, kahit ihawin mo ng ihawin yan, meron pa rin yan. Ganun. Eh, kung ba't sabi niya yung baka, okay yun yung baka. Kasi doon pa lamang sa ano, safe na doon eh. Ano ba kinakain ng baka? Hindi ba dami? Ba? Oo. Oh, wala nga naman dami. Hindi ba naman dami sa buntok, may chemical spot. Di ba? Ganun yun eh. Tinanong ko rin yung, bakit? Ba't ayaw pa kain yung wala kaliskis? Eh, meron yung mercury yan. Bakit ito na ito ng mercury? Ganun, ganun. Oh. Eh, totoo nga naman. Pero ito ba itong ilaw na ganito, binabawal lahat. Di ba yung ilaw ng mga daylight na ano? Pinapapartan na. At pagkayan, may mercury yun eh. Hindi siya binabawal ka ako, ipag-iingat na mabasag. Pag nabasag yun, huwag mo nahawakan. Baka nalagay niya yung daliri mo, ano, todo sa ano. Ganun yun. Kaya ako, I dig deeper. Lagi ako nagtatanong. Lalo sa mga paggagamutan ngayon. Ako, ingat at ingat. Ang hirap. Kaso sa palang, wala katuturan. Pero kasi marami pa yung mga komersyante na ganito. Wala tayo magagawa, di ba? Now, yung ang unang, ang sabi niyo, ano tayo mo, tinatanong mo kung bakit ang pagaling ito. Para kay Dr. Navarro ba yun? Hindi. Para sa mga taong napagaling niya, ay maalaman ng mga tao yun, alin yung napagaling. Pero alin mo, baka may nakikili sa atin ngayon, may nararamdaman palang ganun. Di ba? So it's about time. Kung may minaramdaman, ay napakagay namin. Si Remo, tsaka si Don Manolo. Nag-uusap yung ganun pala, kaya pala ka diabetes, sige pa ganito, ganito. Eh, so naramdaman ko parang ganun din eh. O hindi, pinabukasan, the nearest doctor, nakilala, napunta sila. Regardless ng Dr. Navarro, hindi kay Dr. Navarro, hindi, kahit na kanino doktor, magpacheck ka. At pag lubay-bay ka na, tsaka ka nang punta kay Dr. Navarro. Di ba? Oo. Oh. Nangihinayang ako eh, pero 15 years na nung makaroon. Wala akong... Diyos ko. Maganda lalaki pa man. Miguel Bray ka na ba? Meron. Meron na. Sina, alam mo niyang naka-diabetes ka? Hindi pa ba. Ang girlfriend mo? Eh, kung kumakain kayo at bigla kang inalok na? Cake. Sweet. Honey, ito yung ano? Cake. Ha? Tsaka halo-halo. Ito ang ice cream pagkatapos na yan na kain natin. Sabi mo, ay, ano eh? Hindi ako kumakain ng... Eh, kung sabihin eh, kung hindi mo kakainin niya na mag-break na tayo, paano kaya gagawin? Hindi kaya mabigla ka? Darling, kaya hindi kumakain niya, may diabetes ako! Mahirap kung may diabetes, makakala ko. Ganun-ganun. Sabihin mo sa kanya, at mga pati siya, mag-prevent siya. Baka takot-tako niya sa ice cream, di ba? Oo, takot niya sa matatamis. Sabihin mo, makapag-promote ka pa na makatulong sa kapwa. Ngayon, anong nararamdaman mo? Malakas na po. Makapag-aaral ka naman? Apo. Nung may diabetes ka, nag-aaral ka, nakapag-concentrate ka ba?
Hindi po. Ako? Bakit? Malabo po yung paningin. Saka mahirap kong maintindi ng mga tuturo ng teacher. Wala na TV. Nakapangit mo yung K-pop, ha? Opo. May mother ka pa ba? Wa? May mother ka pa? Meron po. Nakapangit mo rin sa kanya? Opo. Alam ba ang dami na magulang sa anak? Opo. Sabi mo, yung anak nakakati sa magulang. Opo lang. Yung anak, yung magulang nakakati sa anak. Kaya konting naramdaman mo lamang, hindi makikita sa inyo, sa iyo, kung gaano kasakit ka rin nila yun. O makausap na yung mag-asawa, hindi makapagkatuloy yun, paano kaya itong anak ko? Ganun yun? Ano naramdaman niyo nun na papa, ng Mr. Kapungpal, mga panahon yun? Totoo po yun. Tapos nag-uusap kami ni Mrs. Iniisip namin kung paano mapapagaling itong batang ito. Kasi lalo na sa kanya, talagang hirap na hirap yung kalooban niya. Pero nung makikita ninyo yung nakaka-depression, ang timano ba, dinalan niyo na sa doktor? O pinakilandaman niyo pala? Hindi po, puro doktor ka agad. Kaso talagang ano po excuse me. Ano, parang ang hirap talagang matrace yung diabetic pala talaga. Kung hindi mo wala yung background. So, sabi niya, ikaw naman, subukan mo naman gawa na ipa-check. Sakali. Kasi siya, ilang beses na yung dinadala Hindi talaga makuha. Nung matukmasan namin na diabetic siya, tsaka kung inintindi na ganun din pala yung sakit ko kasi inheritance, parang inheritance ko yung mama. Dahil diabetic po ako, type 2 naman. Ah! Inherited ba ito? Inherited po. Kaya may diabetes din? Meron po. Hanggang ngayon? Hanggang ngayon po. Type 2 po ako. Type 2? Wow, nakukontrol niyo. Ano po? Nakukontrol ninyo ako. Control ko po sa pagkain kasi nakikita ko po yung pagkakamot ni Doc na baro sa kanya. So, sinasabayan ko na lang sa pagkain. Alam niyo, sa totohanan lang yun, pag may diabetes yun, dapat sa edad ninyo, 49, matay na rin yung dugo niyo. Yung blood pressure niyo. Mababa naman po. Normal naman po yung BP ko. Ayun ka, siguro ng itlog. Taka, tinigilan ba niyo yung itlog? Ako po hindi, sinasabay ako po yun. Pero hindi naman po ganun karami na 4 eggs. Ay, hindi. Ano naman yun eh? Ako nga eh, lumiliban pa. Minsan lumiliban ako. Pero, ano lagi ako, nung sabi ko, okay nito, no? Nung 3 times na lang ako, 3 extra, hindi na lang. Press! Kasi nga, hindi ako nabibigaw sa inyo, nalabing na lang yung inana ko. Iba-iba naman yung may press doon, may sober doon, may nilaga ako. Kasi yung nilaga, sa halip nagdalawa ko ng sandwich o kaya kung ano, inilaga na lang inana ko, diba? Okay. Ngayon, minimintay ko na lang palagi yung meron ko 2 or 3 eggs a day. Inumihalo mo lang naman sa oxygen. Ihalo mo lang naman doon, yung mga malalasaan eh. Hindi ko iniisip na ininukoy. Eh, ininukoy soft drinks.